So, what's up sa inyong lahat, no? So, nakikita nyo naman, namumula pa yung mata ko at saka yung damit ko butas pa. So, kakahilamos ko lang kasi and gumawa agad ako ng video kasi nga ang dami nagre-request nung part 2 kung paano na daw po i-apply kay SSS once na makakuha na po daw na Dolly Certificate. So, ito na po yung video. Ginawaan ko na po agad-agad. In-upload ko na po. Dapat hindi ko pa i-upload. Dapat 3 days pa kasi mag-aantay pa naman po kayo kay Dolly ng certificate. So, dahil may mga nakakuha na po, pinapa-upload na po tong video. So, ayan na po. I-upload ko na po tong video. So, sana po ay mag-gets nyo po ulit yung paliwanag ko. And, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nanood at naka-appreciate ng video na ginawa ko. Sobrang daming nanood. Umabot na po siya ng 2,500 na nanood. So, thank you so much po sa inyo. Sana po ay nasundan nyo po ang aking tutorial. And, ang dami rin pong nagtatanong kung legit po ito. Opo, totoo po ito. Sa SSS na nga po yung nagsabi. Ayan po, kung hindi po kayo maniniwala, ayan po yung post ni SSS. So, ang dami rin nagsasabi na scam daw. Eh, try nyo kung scam. Paano mang scam sa SSS? So, ako po, nakakuha na po ako kahapon lang. Pumasok yung benefit ko na worth 15,533.33 pesos. Ang dami rin pong nagtatanong kung babayaran po ba daw. From the word itself, malalaman mo na po kung babayaran. Unemployment benefit. Nakalagay po benefit. Hindi po nakalagay unemployment loan. So, ibig sabihin po, benefit, benepisyo sa Tagalog. So, hindi po siya sinabing loan. So, hindi po siya babayaran. Benepisyo po ito ng lahat ng mga naghuhulog kay SSS. Tulong po ito, maliit na tulong ni SSS sa ating mga natanggal sa trabaho. So, ako po ay natanggal sa trabaho nitong August 15, 2020. Nag-process po ako August 16, 2020. Nagpasa po ako kay Dolly. And, panoorin nyo na lang po yung video at sinabi ko po lahat dyan. So, kung hindi nyo pa po napapanood yung video ko kahapon, i-click nyo lang po yung description box. Nandyan po yung aking instruction, yung video ko po kahapon, kung paano po makakuha ng Dolly Certificate. So, ito na po yung video. Sana po ay magustuhan nyo and may matutunan din po ulit kayo dito sa video na ito. Panoorin nyo na po. Isisingit ko lang din po, ang dami po kasing nagtatanong kung paano daw po, kung hindi naman po sila natanggal sa trabaho, makakakuha po ba daw sila. Hindi po kayo makakakuha, kailangan po kasi natanggal po kayo sa trabaho dahil po sa COVID. Pwede rin pong hindi dahil sa COVID. Ito po yung mga reason. Ito po yung mga reason. Check nyo po dyan kung kasali po kayo dyan sa mga sinabi dyan. Kung makakasali po kayo, i-check nyo po. And pwede po kayo mag-apply. Kung wala po kayong termination letter, kumuha po kayo kay SSS. So, yun lang po na isingit ko lang. So, yun na po. Panoorin nyo na po yung video. So, mag-start na po tayo, no? So, ito po yung sinasabi ko po sa inyo na GCash and then SimBank PH. Kung wala po kayong mga ATM card, pwede po kayong gumamit ng GCash. So, mag-start na po tayong mag-process ng unemployment benefit. So, una, kailangan may load kayo or wifi. So, buksan po natin yung ating data. And then, pupunta po tayo sa ating Google Chrome. So, sa Google Chrome po, dyan po tayo magta-type ng website ni SSS. Sa Gmail naman po, dapat may Gmail kayo or Yahoo Mail kasi po, dyan po yung email ni Dolly, yung inihingi niyong certificate at dyan din po mag-email sa SSS kung na-approve po kayo sa unemployment benefit. So, pupunta po tayo sa Google Chrome. Ayan. So, sa search bar ng Google Chrome, i-type lang po natin ang SSS. So, antay lang po natin mag-loading na. So, ayan po, naglo-loading, tapos na. So, sa search bar, type lang po natin ang tatlong W, tapos tatlong SS, tatlong S, and then .gov.ph. So, www.sss.gov.ph. And then, click lang natin yung go. So, lalabas na po yung website ni SSS. So, ang makikita nyo po dyan pagkalabas, makikita nyo po agad yung I'm not a robot. So, click nyo po yung I'm not a robot. Antayin nyo pong mag-check. Pagka-check po, click the submit button. So, ayan, nag-check na. Click the submit button. And then, lalabas na po ito. Kung may SSS account na po kayo, click nyo po yung member. Kung wala pa po, mag-register po muna kayo. So, click the member.
So, lalabas po yung members login. So, maglalagin na po kayo ng user ID nyo and password. So, maglalagin lang po ako. So, sa mga nakalimot po ng kanilang user ID at password, kung paano mababalik yan, mag-tutorial din po ako nyan. So, dapat po mag-subscribe kayo para alam nyo po kung mag-upload na po ako. So, pag nalagay na po natin, click natin yung I'm not a robot ulit. And then, pag nag-check na siya, click natin yung submit. So, ayan na po. Ayan na po. Lumabas na po yung ating SSS account. So, makikita nyo po sa taas, pag zinom ko, ayan, makikita nyo yung name nyo, SSS number, CRN number, and kung employed po kayo or voluntary. So, ako po ay employed kasi po hindi pa po ako nag-change status. Tuturuan ko rin po kayo kung paano mag-change ng status. So, dito po makikita nyo po ang home, member info, inquiry, e-services, payment reference number, and log out. So, pupunta po tayo sa e-services kasi po magpa-process po tayo ng unemployment. So, palakihin nyo lang po para wala kayong mapindot na e-services. And then, bank enrollment. Kasi po, i-enroll po natin yung ating mga ATM cards or yung GCash po natin. Pwede po yung GCash. So, may reminders po dito, joint account is not acceptable. So, unang-una, hindi po pwede yung mga joint account. So, dapat po sarili nyo po talaga yung ATM or mga GCash nyo. And next, ensure correctness of bank account information before enrolling through this facility for timely crediting of benefit claim or loan process. Loan proceeds. So, dapat po i-check nyong mabuti kung tama ba yung nilalagay nyong bank account number. Kasi po, once na mali po yan, makakancel po yung inyong pag-claim ng mga loan and benefits. So, matatagalan po kayo kasi matagal po ang canceling. So, ang next, the card number indicated in your automated teller machine or ATM card may be different from your bank account number. Please refer to your recent bank validated deposit slip for the correct bank account number. So, yung mga ATM card po natin, nakikita naman po natin yung ATM card natin. Meron po dyang number na nakasulat, tapos may name natin. Hindi po yun yung bank account number natin. Meron po kasing minsan na yun po talaga yung bank account number nila. Yung iba naman po is hindi. Usually talaga hindi po yun yung bank account number. So pupunta po kayo sa banko kung ano po yung hawak nyong ATM. Punta po kayo doon and ipatanong nyo po kung ano po yung account number ng ATM na yon. And then pa-check nyo na rin po kung pwede po siyang gamitin for SSS loan. Kasi po i-apply nyo po siya for SSS. So unang-una makikita po natin itong please enter your bank account details. So, dito sa select bank, makikita po natin yung iba't ibang bank kung pagpipilian. Kung ano po yung hawak nyong banko, unang-una na yung etong Alamana Islamic Bank, All Bank at Rift Bank Incorporated, Asia United Bank, Australia and New Zealand Bank, Banco de Oro Union Bank Incorporated, Banco Bank Public Co., Bank of America, Bank of China Unlimited, Bank of Commerce, Bank of Florida Incorporated, Rural Bank, Bank of the Philippine Islands, so BPI po yan, BDO Network Bank Incorporated, Rural Bank, China Bank Savings, China Bank Incorporation, SIM Bank Philippines. So ito po yung ginamit ko, SIM Bank Philippines, kasi po GCash po ang ginamit ko. So tuturuan ko rin po kayo kung paano gamitin yung GCash mamaya po. So Citibank NA, CTBC Bank Incorporation, DPB Cash Padala through MLU Willier, so pwede po yung MLU Willier, DC Pay Philippines, Deutsche Bank, Development Bank of the Philippines, Dungagon Bank Incorporated, S West Bank Incorporation, Equicom Savings Bank, First Consolidated Bank, Industrial Bank of Korea Manila, Ingbank NV, JP Morgan, Kibhana Bank, Land Bank of the Philippines, Malayan Bank Savings and Work, Maybank Philippines Incorporated, Mega International Commercial Bank Corporation LTD, Metropolitan Bank and Trust Company, Mizuho Bank, MUFG Bank LTD, Payment Incorporated, Philippine Bank of Communications, Philippine Business Bank, Philippine National Bank, Philippine Savings Bank or PSB, Philippine Trust Company, Philippine Veterans Bank, Producer Savings Bank, Rizal Commercial Banking Corporation, Robinson's Bank, Security Bank Corporation, Chinhan Bank, Standard Chartered Bank, Sterling Bank of Asia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Union Bank Quick Card, so pwede po yung Union Bank Quick Card, Union Bank of the Philippines, United Coconut Planters Bank, United Overseas Bank Philippines, Wealth Development Bank, and Yunta Savings Bank. So pipili po kayo dyan. So ang akin po ay GCash, ang GCash po ay Simbank Philippines. So, click nyo lang po yung Simbank Philippines kung GCash. So, ilalagay nyo po yung account number ng Simbank nyo. So, gawa-gawa na lang po tayo ng account number, no? So, paliitin nyo lang po para makita nyo. Ayan.
So, gagawa-gawa na lang tayo ng account number. Ayan. And then, confirm bank account number. So, gagayahin nyo lang po kung ano po yung nilagay nyo. 57. Iko-confirm nyo lang po yung nilagay nyong bank account. So, make sure po na tama yung nilalagay nyong bank account kasi makakancel po yan at mahirap po pag na-cancel na. So, pag okay na po yan, ayan, makikita nyo po, enroll bank account. Ito po, makikita nyo po, enroll bank account. And then, click nyo lang po yung enroll bank account and then okay na po yan. So, akin po hindi ko yan i-enroll kasi po hindi ko naman yan bank account. So, tinuruan ko lang po kayo kung paano po ini-enroll. So, proceed na po tayo doon sa unemployment benefits. So, e-services, pag okay na po yan, nakapag-enroll na po kayo sa banko dito, punta po ulit tayo sa e-services, makikita nyo po yung apply for unemployment benefits. So, click nyo po yan. So, lalabas na po yung, ayan, yung unemployment benefit. Makikita nyo po yung mailing address nyo, mobile number, email address. So, check nyo po yung email address nyo kung tama po yung email address ng Gmail nyo or yung Yahoo Mail. Kung may mali po, click nyo lang po yung here. Ayan, may makikita kayong click here. So, i-check nyo po lagi yung email address kasi dyan po ipapadala ni SSS kung approve po kayo or hindi. So, kung okay na po, punta na po tayo dito sa Choose Bank Details. So, click nyo lang po yung arrow. So, ito po yung SIM bank ko. Click nyo lang. So, na-enroll ko na po kasi, di ba, na-enroll na. So, pag na-enroll na, makikita nyo na po yan. Click nyo na po yan. Kung hindi naman po yan yung tama nyong bank account, click nyo po ito. Click nyo po yan para makapag-enroll po muna kayo. So, kiklik ko po na yung SIM Bank Philippines. So, next is employment category. So, click po natin yan. So, ang ilalagay po natin covered employee or OFW, mine worker or racehorse jockey. So, covered employee po tayo kasi nagtatrabaho po tayo, natanggal lang po tayo. So, dito po tayo sa covered employee. Kung OFW ka naman po, dito rin po sa covered employee or OFW. Click nyo lang po and then yan, lalabas na. So, check nyo po yung date of separation. Kung ano po yung nilagay nyong date separation nung kumuha po kayo ng Dolly form, yun po ang ilalagay nyo po dito kung kailan po kayo natanggal. So, click nyo lang yan and then ako natanggal ako ng August 15. So, ayan na po. August 15. So, lumabas na po siya. So, yung reason of unemployment. So, yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo na dapat po pareho po yung ilalagay nyo dito dun po sa pinasa nyo sa Dole. Makikita nyo naman po yan dun sa binigay ni Dole na certificate sa inyo. So, yung reason po kung ano po yung nilagay nyo dun. So, ang nilagay ko po ay ito, retrenchment or downsizing. So, click nyo lang po yan. So, ayan po yung mga reason kung bakit po kayo natanggal. Check nyo po yan. Closure or cessation of operation. This is illness of the employee. So, yan lang din po. Pareho po yan doon sa pinilapan nyo sa Dolly form. So, ang akin po ay retrenchment or downsizing. Pagbabawas. So, click nyo po yan. So, dapat po tama po yan, mga pinaglalagay nyo dyan, doon po sa Dolly form na hiningi nyo po sa Dolly. So, employer ID. Hindi na po kayo dyan kung hindi nyo po alam yung employer ID nyo. Click nyo lang po itong employer name. Yan, click nyo. Tapos lalabas na po dyan lahat ng pinagtrabahuhan nyo. So, pag nakita nyo po yung mga employer nyo dyan, click nyo lang po yung pinaka-latest nyo kung ano po yung pinaka-latest na pinagtrabahuhan nyo. So, akin po Consolidated Global Imports Incorporated. So, click lang po natin. So, lalabas na po yung employer ID nila and then branch. Lalabas na po yung location ng branch nila. So, proceed na po tayo. Click natin yung proceed. So, kung hindi nyo po alam, punta po muna kayo dito sa e-services kasi yung iba hindi daw nila alam yung location ng company nila. So, punta po muna kayo dito sa unemployment para makita nyo po kung ano po yung location ng inyong employers. Nakikita nyo naman po, ayan no, lumabas po yung address ng aking employer. So, click nyo lang po yung proceed.
Ayan, pagka-click nyo po ng proceed. Pagka-click nyo po ng proceed, hindi na po gumagana sa akin kasi nga po meron na ako. So, pagka-click nyo po ng proceed, ito na po ang lalabas. So, pagka-click nyo po ng proceed, may lalabas pa po. Rejected na po yung akin kasi nga po nakakuha na po ako. So, dapat po every 3 years po ang pagkuha ng unemployment benefits. So, every 3 years, pag natanggal po kayo, mag-apply po ulit kayo, may makukuha po kayo. So, rejected na po yung akin kasi nga po nakakuha na po ako nitong August 25. So, kahapon ko po nakuha yung pera. So, unang-una po dito po, ito po ang magiging next nyan. Pakita ko na lang po sa inyo yung mga picture. Wait lang po ah. Ayan po, pag-click nyo na po yung proceed, ang lalabas po ay ito. Makikita nyo na po kung magkano po yung makukuha nyong unemployment benefits. So, akin po nakalagay, please be informed that the estimated amount of your unemployment benefit is 15,533.33 due to your involuntary separation from employment on August 15, 2020. Would you like to proceed with your application for unemployment benefit? So, ayan po ang makukuha ko, 15,533.33. Depende po kasi yan sa hulog. Yung iba po nakakakuha sila ng 18,000 to 20,000. Hanggang 20,000 po ang pinakamataas na makuha. So, pwede na po yan kasi hindi naman po natin babayaran to. Ito po ay libre po, ayuda po ito ni SSS sa mga nawala ng trabaho. Benefits po, hindi po nakalagay loan. So, unemployment benefit po, hindi po nakalagay unemployment loan. Ang dami po kasing nagtatanong yan paulit-ulit. So, ito po ay libre ayuda. Ganon. So, click nyo lang po yung yes, para mag-proceed po sa next application. Pagka next po ay ang, ito na po ang lalabas. So, makikita nyo po yung piniramahan nyo. Are all information correct? So, lalabas na po lahat nung pinilapan nyo. Yung mobile number, yung email address, yung bank account, yung employment category, yung date of separation, reason of unemployment, employer ID, employer name, and employer branch located. So, yan po ang lalabas. So, may makikita po kayo dyan sa baba na certification. Ayan po ang lalabas sa certification. I-click nyo lang po ang submit. Ayan, may makikita po kayong click ng submit. Pag-click nyo po ang submit, lalabas po itong confirmation. Please ensure that you have secured the following documentary requirements regarding your involuntary separation before proceeding with your unemployment benefit claim application. Click nyo lang po yung proceed. Pagka-click nyo po ng proceed, ayan po, click nyo lang po yung proceed. So, pagka-click nyo po ng proceed, ito na po ang lalabas. You have initially submitted your unemployment benefit claim application to SSS on August 18, 2020, 3:14 p.m. So, August 18 po ako nagpasa ng unemployment benefit sa SSS. So, imagine, August 25 ko po nakuha yung pera. So, ilang araw lang po yun, 7 days. So, hindi po kasama ang Sabado-Linggo kasi po natamaan siya ng Sabado-Linggo. So, 5 days lang po talaga siya. Working days, 5 days lang po siya. So, hindi po kasama ang Sabado-Linggo. So, please take note of your transaction number. So, makikita nyo po yung transaction number. Tapos, in order to continue with the processing of your unemployment benefit claim, please check your email and follow the instruction therein. So, pag okay na po yan, may naka-receive na po kayong ganyan, pupunta po kayo sa inyong email address. Doon po sa Gmail nyo, kasi po mag-i-email na po yan sila. Doon nyo na po, doon na po yung time na ipapasa nyo po yung inyong nakuhang Dolly certificate na nanggaling kay Dolly at yung termination letter na pinanotaryo nyo or binigyan kayo ng termination letter ng inyong employer. So, pupunta na po kayo sa Gmail kasi mag-i-email po yan sa SSS. So, andito po yung email sa akin ni SSS. So, ito po. Yan po ang email ni SSS. Pagka ano ko po doon, nag-email na po si SSS. Ito po ang nakalagay. Dear Miss or Mr. Navera, to continue with the processing of your unemployment benefit claim, please reply to this email and attach the scan or image file of the following. Unang-una nga yung certificate issued by the Department of Labor Employment or DOLE or by the Philippine Overseas Labor Office or POLO,
and notice of termination of employer issued by the employer or duly notarized affidavit of termination of employment in the absence of notice of termination of employment. Ito na po yung sinasabi ko na pinanotaryo nyo na pinaprint nyo na lang galing kay SSS. So sa baba makikita nyo po yung reminders. Nandito po yung limit exceed na 1 MB lang para sa picture. So ang tinuro ko po doon sa kabilang video is screenshot nyo po yung inyong mga pinicturan para po umabot lang siya ng 1 MB. So ipapakita ko rin po yan kung paano gawin. So pag binaba nyo po yan, ayan, makikita nyo po yan. So ang gagawin nyo po, magre-reply po kayo dito. I-attach nyo po yung file ng inyong po mag-reply dyan. So, click nyo lang po itong arrow. Ayan, yung arrow. Click nyo lang yan. And then, lalabas na po yung ganyan. So, compose email. So, mag-hello muna kayo. Kunyari, ganyan. Hello. Good day. Please see attach file for my unemployment benefit requirements. So ayan, regards, kung ano pong pangalan nyo, lagay nyo po. Kunyari ako, Mary Grace Navera. So ayan, ganyan po. So paano po isesend yung picture? Kung hindi po kayo marunong, ganito rin po yan. Click nyo po itong parang ang tawag dyan, pin. Click nyo po yung pin. Pagka-click nyo po ng pin, click nyo po yung attach file. So, lalabas na po yung inyong mga picture. Kung wala pong lumabas dyan, punta po kayo dito. Ayan, makikita nyo po yung picture, video, audio, downloads. Punta po kayo sa picture. So, lalabas na po yung mga picture nyo sa screenshot, Facebook, camera, PicsArt, ganyan. So, kung in-screenshot nyo po, kasi nga po, para po lumiit, kailangan po is 1 MB lang. So, pag in-screenshot nyo po, hanapin nyo po yung in-screenshot nyo. Kunyari po, ayan, so, bigyan ko kayo ng totoo. So, ito po yung termination letter ng employment. Pero meron po kasi akong termination letter, binigyan po ako ni employer ko. So, andito po yan. Wait lang ah. Ito po. So, ayan po, binigay ni employer sa akin na termination letter. Ang gawin nyo lang po, click nyo lang po yon and then lalabas na po yan. So, isa pa po, kasi dalawa po ang hinihingi, diba, yung nanggaling po kay Dole. So, click nyo po ulit, and then attach file, and then, hanapin niyo po yung Dole na in-screenshot niyo rin para lumiit po. So pwede niyo pong i-screenshot 'yon, yung Dole form na binigay sa inyo ni Dole. So ang akin po ito. Wait lang ha, hanapin natin. Hindi ko mahanap, naburok na ata yung binigay sa akin ni Dole. So, andito yun sa baba. So, dito na lang tayo, baka naburok na yung binigay sa akin ni Dole. So ito po yung binigay sa akin ni Dole. Yan po. Yan po yung in-email sa akin. So, click nyo lang din po, and then lalabas na po. So, ayan po, dalawa po sila. Ito po, isang ganyan, tas isang ganyan. Isang termination letter, and Dole certificate. So, pag nandyan na po yan, click nyo lang po itong forward. Yang itong arrow na yan. So, hindi ko na po i-click kasi po, nakapagpasa na ako, baka bubugin tayo ni Dole, no? So, makikita nyo naman po yan sa sent items. Punta po kayo sa sent items. Ayan, sent. So, makikita nyo po yan dito sa me. Eto. So, ayan na po. Ayan, nakikita nyo na po. Meron na po akong naipasa. Makikita nyo po yan sa sent items kung pumasok po siya. Mag-i-email naman po si Google kung hindi po pumasok yung inyong message. So, pagka-email po yan ninyo, pag na send nyo na po yung email nyo ng Dole certificate at saka yung termination letter, magre-reply po yan sa SSS. Ayan po, makikita nyo. SSS Unemployment Benefit Claim. Ayan po, magre-reply siya. So, itong reply niya po, huwag nyo na po siyang replyan dyan kasi po, pwede po makancel yung termination nyo kung magre-reply pa po kayo dito. Pwede po makancel yung hinihingi nyong claim kung
magre-reply po kayo dito. Once na mag-email na po sila ng SSS Unemployment Benefit, antayin nyo na lang po yung email na next email. Akin po kasi 5 days po ulit na nag-email sa SSS na na-approve na nga po ako. So, ipapakita ko rin po yan. So, wag na po kayo magre-reply pag nag-reply po tong SSS Unemployment Benefit kasi hindi na po yan pwede. Nakalagay po dito. Ayan, nakikita nyo. Furthermore, member applicants are instructed to reply to the notification from SSS received through email by attaching the scan or image file of the certificate issued by the Department of Labor and Employment or DOLE or by the Philippine Overseas Labor Office or POLO together with the notice of termination from employer, affidavit of termination from employment, sending of documents to email addresses not intended to your assigned transaction number may result in the rejection of your claim. So, nag-gets nyo po. Hindi po kayo pwedeng mag-reply dito. Doon po kayo magre-reply sa unang email sa inyo ni SSS. Doon po sa pinapasendan. Pag ito po, nag-reply na, wag na po kayo magre-reply. Nakalagay naman po dyan, sending of documents to email addresses not intended to your assigned transaction number may result in the rejection of your claim. So, pwede po kayong ma-reject. So, we hope to have clarified the matter. So, antayin nyo na lang po na mag-email sa SSS kung approve po kayo. So, ito po, August 18 po ako nag-apply. Diba? One day lang po ako na-approve. One day lang po, na-approve na po siya. So, August 18, nakita niyo po. Ayan o, August 18. So, punta po tayo sa next. Ayan na po. Makikita niyo na po yung reply sa akin ni SSS. Asa na ba yan? Ito po, nag-reply po sila ng August 19. Ayan po, nakita niyo po August 19. Dear Miss Mary Grace Tocmonabera, we are pleased to inform you that your unemployment benefit claim application to SSS filed on August 18, 2020 has been approved on August 19, 2020 amounting to 15,533.33. So, August 19 po sila, nag-reply na na-approve na po ako. Nag-file po ako ng August 18, na-approve po ako ng August 19. So, one day process lang po. Madali lang po ang pag-approve nila. So, ang mag-aantay lang po kayo talaga ng matagal. Doon po sa DOLE form na nare-request nyo sa DOLE at dito po sa pera na makiklaim nyo. Kasi August 19 po siya, nung na-approve, pero po dumating po sa SIM bank ko August 25 na po, kahapon lang po dumating. So, ipapakita ko rin po sa inyo na dumating na po. So, makikita nyo po, 15,533.33, August 19. So, nag-reply po ang SIM bank ko ng August 25. Ayan, nakalagay na. The following is the detail of your successful transaction. Transaction type, blah, blah, blah. So, makikita nyo, amounting 15,533.33, 825,2020. So, pumasok na po sa akong GCash. So, yun lang po, ganun lang po ang pagpaprocess ng unemployment benefit. Ano lang po kadali ang pagpapasa ng unemployment benefit para po makuha po natin yung benepisyo na binibigay ni SSS sa mga nawalan ng trabaho. So, inuulit ko po, kung hindi nyo po alam kung anong pangalan ng employer nyo, itanong nyo po muna sa employer nyo or i-check nyo po sa SSS account nyo, makikita nyo po yan. Itanong nyo rin po kung kailan po yung effect, kung kailan kayo natanggal. Kasi po, importante po na magkatugma po yung nasa DOLE certificate nyo at saka yung ibibigay nyo po kay SSS. Kasi once na may mali po dyan sa pinaglalagay nyo dyan, once na may isa lang na mali, automatic po, disapprove po yung inyong application. May nakita na po ako na disapprove, nagpa-check siya sa akin, tinanong niya kung ano nga daw pong resulta ng email ni Dolly sa kanya. So, ito yung email sa kanya, ayan, disapprove po siya kasi po hindi po maayos yung pagkaka-fill up niya, magkakaiba-iba. So, dapat ayusin niyo po yung pinaka-latest po na employer niyo po yung ilalagay niyo. Kunyari, natanggal kayo ng January, sino po ba yung pinaka-last na employer niyo, yung pinagtrabahuan niyo? Yun po yung ilalagay nyo, hindi po kung sino-sino lang po yung ilalagay nyo.
yung pinaka-latest po na trabaho na pinagtrabahuhan nyo po, yun po ang ilalagay nyo. Importante po yung date, kung kailan po kayo natanggal, dapat po tugma po yan. At ang pinaka-importante sa lahat, yung reason po kung bakit po kayo natanggal sa trabaho. Marami pong pagpipilian na reason, dapat po pareho po yung reason nyo sa DOLE at pareho din po yung reason na ilalagay nyo po sa SSS. Dapat po lahat magkatugma para po ma-approve po tayong lahat. So yun lang po ang video natin for today. Sa lahat po ng gustong magtanong, mag-comment kayo dyan sa baba, gagawaan ko po ulit ng video yan. Mag-subscribe na po kayo sa akin channel at i-click nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pang tutorial video about SSS. So marami po akong ituturo na mga tutorial video sa SSS kung paano po maging voluntary para makapag-loan po kayo kahit wala na po kayong employer, kung paano po ma-reset ang password, kung paano mag-calamity loan, kung paano mag-salary loan. Lahat po yan ituturo ko po sa inyo sa mga susunod na araw. So stay tuned on my channel at i-click nyo na ang notification bell, kasi pag klinik nyo po yan, i-update po kayo ni YouTube na nag-upload na po ako ng bagong video para po sa inyo. So I hope na gustuhin nyo po ang aking video. I-like nyo na po itong video na to. I-share nyo na po ito sa mga nawalan ng trabaho ng mga friends nyo or mga kakilala nyo o mga katrabaho nyo na nawalan ng trabaho para makapag-process na rin po sila ng unemployment benefit. Inuulit ko po, hindi po to babayaran. Benepisyo po to ng lahat ng naghuhulog kay SSS. Ang hindi ko lang po kasi sure kung ilang contribution ba, wala po kasing nilagay sa SSS dun po sa chinek kong website. Walang nilagay kung dapat naka 36 months kang hulog. Kasi di ba pag maglo-loan ka, kunyari calamity loan or salary loan, kailangan may 36 months na hulog at 6 months na updated na hulog within 12 months. Ito po kasi wala pong nilagay. So kung kayo po ay 36 months na namang naghulog or 3 years, ang 36 months po equivalent po yon sa 3 years na hulog. So, itry nyo na lang po mag-apply. Kung hindi naman po, huwag nyo na pong itry. Kasi kung wala po kayong termination letter, magpapanotaryo po kayo. Mahal po ang pagpapanotaryo. At pinapaalala ko lang po na bawal po magsinungaling sa pagpa-file ng unemployment benefit dahil pwede po kayong makasuhan ni SSS at ni DOLE. Bawal po ang magsinungaling. So, kung kayo po ay hindi naman talaga natanggal sa ganong reason, ay huwag nyo na pong balakin kasi po, mahuhuli po kayo, pwede po kayong kasuhan. So yun lang po, I hope you like this video, give this video a thumbs up, comment down your suggestion, at i-click mo na ang notification bell at subscribe button para lagi kang updated sa aking mga upload. And panoorin nyo po muna kung hindi nyo napapanood yung pinaka unang video ko about SSS, kung paano po makakuha ng DOLE certificate at SSS termination letter. Panoorin nyo na po yan. Ilalagay ko po sa description box. And isearch nyo pag hindi nyo po alam, kasi may mga nanonood sa akin na yung iba ay hindi po marunong sa YouTube. So, kung hindi po kayo marunong ay isearch nyo na lang po yung pangalan ko sa YouTube. Mary Grace Navera, lalabas po yan. Yung may 2,000 maigit na subscribers, kasi meron po akong isang YouTube na luma na. So, yung may 2,000 subscribers, click nyo lang po yung picture ko and lalabas na po yung mga video ko. So, makikita nyo po yung video ko about SSS, kung paano po makakuha ng DOLE form at termination letter. So yun lang po. I hope nagustuhan niyo po ang aking video. Bye-bye. Thank you so much for watching.